Ako po si Jonell Makayayong Biskaya from Barangay Binubuhan, Bago City, Negros Occidental. Isa ko tayo sa mapalad na nakatanggap ng 50,000 pesos bilang startup capital para sa ating napiling agri-enterprise under the Department of Agriculture, Agribusiness and Marketing Assistance Division's Young Farmers Challenge Program 2022. 1, 2, 3, come on! D818 Integrated Home Garden. So galing ko yan sa Deuteronomy chapter 8 verse 18 na sabi doon sa Biblia ay it is God who give us the ability to produce well. So yung logo natin kung makikita natin ay merong tanim na kung saan ang kanyang roots ay doon naka-anchor sa itaas, sa cross, anchorage to Jesus Christ. Gagawin ho natin kapakipakinabang ang bawat spaces po ng ating farm. Yun nga ho, sa pamamagitan ng integrated farming. Isa sa mga advokasya ng ating D818 Integrated Home Garden ay biomass conservation. Why we have started in this Babuyang Walang Amoy. Ang isa sa pinakamalaking problema ng pag-alaga ng baboy ay hindi ka makascale up, hindi ka makapag-alaga ng marami dahil nga sa environmental issues ng kanyang amoy. So dito sa ating Babuyang Walang Amoy, meron tayong apat na benepisyo na makukuha. Una ay yung air pollution. So wala na ho masyadong amoy na mailalabas dito sa ating bulungan, kaya hindi tayo magiging sagabal sa ating mga kapitbahay. Ikalawa ay yung noise pollution. So dahil na-express nila yung kanilang sarili, kanilang normal behavior doon sa pagbubungkal tsaka doon sa pagliligo sa swimming pool, ay nadadivert yung kanilang attention sa at hindi sila nagiging maingay. Ikatatlo na nakita natin na benepisyo na ease of operation. So ease of operation dahil hindi na ho natin kailangan paliguan yung ating baboy at hindi na rin natin kailangan linisin ng masinsinan itong kanilang flora. And then lastly, yung overall quality ng ating meat product ay na-improve natin dahil na-express nila yung kanilang natural behavior at ito ay mayroong overall impact sa kanilang health. So speaking of biomass conservation, so isa sa naisip natin dito ay gagawin nating fertilizer itong mga beddings. Kung saan ang proseso nito ay kukonvert natin sa carbonized rice. Then yung kanyang mga ipot ay ating kinokollect at kinokompost. Para i-combine natin doon sa carbonized rice dal and with the aid of effective microorganism ay kukumpus natin yan. Kumpus natin yan at gawin natin effective organic fertilizer. So the enterprise started last August and we have commenced by purchasing the materials that we need to start up, including feeds, piglets, and medicines. Received natin yung grant August 31, 2022. At pagtungtong ng September ay agad natin ginamit sa pagpa-renovate itong ating kulungan. At meron pa tayong natitira. As of September 30 ay meron pa tayong natira na 36,000 na siya naman ating ibibili ng mga grower feeds, finisher feeds, at saka mga materials na gagamitin sa Bokashi fertilizer production. So yung mga operations na ginagawa dito ay inclusive doon sa pagpapakain, paglilinis, pag-stock ng mga manure, deworming, multivitamin injection administration. So yan naman po ang mga activities na ginagawa natin dito so far. Tingnan ika-fourth month ay mag-harvest na tayo ng ating mga alagang baboy and magko-compost na rin tayo, magpo-produce na rin tayo ng ating Bokashi fertilizer. Challenges encountered sa ganitong klase ng production ay yung allergy na nadudulot ng rice hull. Kaya nga ho, yung ating mga alaga ay hinold muna natin for one month para paglagay natin dito sa ganitong sistema ay medyo malaki na sila at meron na silang tolerance sa mga ganyang hazard ng kanilang environment. Another na ginawa natin ay minoisturize natin, inagyan natin ng tubig yung ating rice hull. Next cycle, kung papala rin tayo na manalo sa regional level kung saan may additional tayo na 150,000 ay increase po natin yung ating number of heads. Gawin natin sa sweet potato production ay yung tubers niya na ma-harvest ibibenta natin and then yung kanyang mga younger shoots ay gagawin nating silage at gagamitin natin yan for supplemental feeding dito sa ating mga baboy. And then ang matitira na mga vines ay gagawin nating planting materials for the next season production. In the national level, ating plano ay dadalhin natin yung ating sistema dun sa mga fellow natin na mga young farmers. Ang gagawin po natin ay meron po tayong profit sharing scheme. Una po dito sa baboy.